Good morning, ito nga ulit yung ating French Photoshop Tagalog. Pasensya na at ngayon lang ulit ako nag-upload. Gawa nga ng busy tayo nung last year, tsaka medyo marami akong project nung last year. So ang ating ituturo ngayon ay ang ating double exposure using Adobe Photoshop. Okay, start na tayo. Ngayon may mga na-download kasi ako galing sa YouTube ating itong image na black tsaka itong forest. Itong forest kasi is lalagay natin doon sa loob ng ating subject. At ating unang gagawin is drag lang natin to, itong ating subject doon sa Adobe Photoshop. Ngayon, dito na tayo is lalagyan na natin siya ng mask. Imamask natin tong image na to. Click natin tong selection tool. Ayan, click selection tool. Tapos, at subject. Select subject. Ngayon, andito na kung mapapansin nyo, ang select lang niya is kalahati. I-adjust na lang natin siya. Make sure na yung ating selection tool is nasa plus key. Or kung nasa minus naman, click na lang natin yung sa plus. I-adjust na lang natin siya. Okay na tayo dito. Ang gagawin natin is click natin tong icon dito sa baba. Ito. And mamask na natin siya. Ngayon, pagkamask natin, papansin mo wala na yung kanyang background. Balik ulit tayo dun sa ating folder. I-drag natin tong ating lalagay na image. Yan. Pagka-drag natin is enter lang natin yung image. Pero select muna natin, tago muna natin siya dahil mamaya natin siya kailangan. Okay. Pagka dito na tayo, click ulit natin dun sa ating subject. Tapos click natin tong icon na to, select natin yung solid color. Tapos punta tayo sa white color as ating bilang ating preferences, click OK. Ngayon, itong nilagay nating solid color, which is yung white, drag lang natin siya pababa. Pagka-drag natin, lumabas ulit ang ating image. Ayan, balik ulit tayo dito sa ating image. Yan, i-unhide natin siya. Yan, tapos control plus T. Yan, para ma-select natin siya, ma-transform natin siya, ma-resize. Yan. I-resize ko lang siyang ganito. Depende sa inyo kung paano nyo gawin. Sa akin kasi ang gusto ko is nakatayo dahil ngayong ating mga subject dito, ating mga puno is nakatayo siya. Pwede lang din naman sa inyo kung pwedeng nakaside. Yan. Design nyo na yun. Depende nga sa inyo kung okay sa inyong nakatayo or nakahiga. Yan. Okay. Click enter key. Yan. Pagka-click natin ng enter key, punta tayo sa yan, sa ating overlay screen. Yan. Yan. So, papansin nyo is nasa loob na siya ng image. Ngayon, hindi ako masyadong kontento gawa nga ng white yung kanyang ulo ng ating subject na dapat supposed to be is black para kitang kita yung kanyang image na tao siya. No? Ngayon, click natin itong nilagay natin, pinatong natin na forest, tapos opacity, decrease lang natin siya. Yan. Pero depende pa rin sa inyo kung okay na sa inyo yung kanina. Save nyo na, pero yung sa akin kasi is medyo hindi kasi ako kontento kanina eh. Okay, ngayon para mas detailed na yung image natin, click natin yung control tapos yung alt. Yan. Kung papansin nyo dito, parang may cursor siya, ay or sign na arrow down, click lang natin siya. Okay. Tapos punta tayo dito sa ating subject, and then punta tayo dito sa icon na to, click natin yung curves. Okay. Kapag dito na tayo sa curves, yan, drag lang natin siya dito. Tapos, natin dito.
medyo parang wala naman siya masyadong pagbabago. Gawa nga ng ating positive, increase na natin. Ayan. So, ayun lang, tapos na siya. Yung papansin nyo is, basic lang talaga siya, which is very useful, lalo sa mga gumagawa tayo ng slogan minsan, yan, or yung mga poster na gamit yung ating ating icon or ating subject. Okay, sa susunod naman is ituturo ko yung pinaka detail niya talaga. Meron yung mga nakita ako mga poster na kagaya nito na talagang maganda siya. Kaya ituturo ko susunod yung kanyang detail naman. Okay, so maraming salamat ulit. Sana subaybayan nyo pa rin ako kahit na minsan sula ako. Pero this time, talagang tutuloy-tuloy ko na yung ating pag-edit. Yung ating tutorial na aking pagtuturo. Maraming salamat ulit. Ito nga ulit ang ating Friends Photoshop Tagalog. Okay, good morning and God bless. Keep safe.